Ayan, tignan nyo guys, ha? Marunong mag-volleyball to si Lali. Good morning guys. Wow, malamang literal kagising ko lang. Mag-login muna ako sa work because ang oras na from home tayo for today's video. Yan, tinatry ko yung mag-vlog ng ano, vertical. Wala lang, may iba lang. Let's see kung maganda. Ako lang ba? Bakit pag bagong gising parang putok na putok yung mukha? Ano ba yarn? And then, wait lang. Maglalagin lang tayo. Check natin kung marami tayong gagawin. And then, baba tayo because kailangan ko kasi asikasuhin yung firstborn ko, si Lali. Kaya baka may meron ng kalat doon. Tapos, gagawa tayong kape or matcha. And then, lalabas tayo kasi tuwing umaga, nilalabas ko si Lali dito sa patio. Dito tayo sa backyard mag-work kapag hindi masyado busy. So, yun. Ayan, natapos ko na yung first part ng trabaho ko. Tara, mag-break mo tayo sa bilit. Punta natin si Lali. Hello! 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 Good morning, my baby! Lali. Sit. Alam niya, nalalabas ka na. Sit. Bilis. Mag-babe ka at marami kang fans. Good girl. Sit. Pakitaan natin sila. High five! Hindi. Ay, naku po. Ano ba hindi ganyan? High five! Ay, sit. Sit. Lali. Sit. Ala, napapahiya tayo. High five. Hindi ganyan. Sit. Ano ba to? Sit. Ayoko na. High five. Ay, hindi. Sit. No, 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 no. Not like that. Kailan yata guys English joke. High five. Sit, Lali. Na-miss niya ako guys. Ano ba? A few moments later. Sit. High five. Ay, andun na lang. Andun na lang siya. High five. Come. High five. Good girl. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Stay. 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 Go! O, di ba? Come. Okay, sit ha. Sit. Wait. Excited? Stay, Lali. Stay. Wait. Nakakaya sa mga kapitbahay. Wait, Lali. Stay. Stay, Lali. Stay. 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 Lali, stay. Go! Good girl. Napakakulit talaga. Pero okay lang ganun. Kasi alam nyo ba guys, yung mga aso daw, sabi, wait lang! Ala, tingnan nyo, nasa labas. Wait ka lang dyan. Nantay niya ako. Sabi nila, yung aso daw, mga aso daw, they have a mind of a 2-year-old kid. So, ganun daw yun, kung totoo man. So, yun nga guys, tinatry ko mag-vlog ng vertical. Tingnan natin kung okay. Kasi ang hirap mag-ano eh. Yung itong camera, hindi, rumarason lang talaga ako actually. Pwede namang horizontal. Pero try lang natin patayo. Pa nakapagligpit, nandun pa yung mga lamis at saka mga upo. And ayun, nag-vlog ba tayo today? Ay, well, nag-vlog lang ako. I mean yung Q&A. Parang wala namang masyadong tanong sa last video. Panggap. Actually, dito na rin ako mag-edit sa labas ng ano to? Kasi di ba ano, content creator din ako sa TikTok tsaka sa, well, sa TikTok. Yung mga products na mga pinag-post, kinocross-post ko sa Instagram tsaka sa Facebook. Dito na rin ako mag-edit bilang maganda yung simoy. Masarap yung simoy ng hangin. Gusto nyo ba? Ay, actually guys, kung naka-follow kayo sa TikTok tsaka sa Instagram ko, kasi di ba I receive invite sa mga Chicago events, Chicago restaurants, ganyan, yung mga things to do in Chicago, ganyan. Kung gusto nyo, bilang itatry nga natin tong vertical vlogging, pwede kong isama dito minsan para madala ko na rin kayo sa mga, yun nga, mga things to try, yung mga must try dito sa Chicago. So yun, I just realized na since mag-vertical vlog ako, pwede kong ipasok dito. Right. Hindi ko alam yung sasabihin mo, pero yun. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. Ang tagal kong walang vlog. Gusto mo yun? Hindi ko gusto yun.
Hello po sa inyong lahat. Kung bago ka lang dito, ako po si Vince, Filipino living the American dream, at gumagawa ako ng mga Buhay America vlogs. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung bell icon para updated ka kapag meron akong bagong upload. So I upload my vlogs every Saturday. Usually on a Saturday. Lately kasi parang, sorry na guys, I'm busy ko talaga. Ganyan. Kung nakafollow ka sa akin sa Instagram or sa TikTok, alam mo yung mga ganap ko lately. Ang dami kong kasi ano na guys, fall season na, and dito sa Chicago kapag fall na, sana all na po fall. Ano? Bila, naisingit pa yun, di ba? Dito sa Chicago kapag fall, ang daming ganap and ang daming nag-reach out sa akin sa yung mga different ganaps, yung mga events, restaurants, yung mga things to do or yung mga Chicago things to do, ganyan. And pinupuntahan ko sa yun, para meron akong content sa ano, sa Instagram and sa TikTok. Ayan. Masaya siya kasi syempre nakikilalang mga iba't ibang creator and napupuntahan ko like first dibs nga sa mga ano, diba? Mga mag-o-open pa lang ng mga sightseeings, events dito sa Chicago. Yun. Kaya that's what keeps me busy these days. And hindi ko naman nakakalimutan mag-vlog. Na-miss ko nga mag-vlog actually. Nakalimutan ko na nga paano mag-vlog eh. Oo, kala mo naman ang galing mag-vlog. Anyway, kamusta naman ang lahat? Na-miss ko kayo. Totoo kasi, ito talaga yung ginagawa ko for ang tagal na, di ba? Kung sa mga nakakaalam or sa mga hindi nakakaalam. Nag-start yata ako mag-vlog parang 2018. So, tapos pumunta ako, tama ba? 2018 yata officially. Yun nga, pumunta ako dito sa America ng 2019. Ano, parang... Ba't natin pinag-uusapan? Anyway, so yun yung simula ko pag-vlog sa Pilipinas pa lang. So ngayon nandito na sa Amerika. Para dito sa mga bago dito, so hello sa inyo. Sagutin na natin yung mga comments nyo sa last video. Konti lang naman yun. And anong palagay nyo sa portrait vlogging? Let me know kasi wala lang. Parang feeling ko, uy, okay itong pag-vlog ng portrait ha. Pero minsan, lately na iisip ko, okay ba talaga mag-vlog ng portrait nung nakatayo? Or gusto nyo yung pag-ganon pa din? Sabihan nyo nga ako kasi nalilito na ako nung gagawin ko sa buhay. Ganun. Okay. Retro Hype. Hello po Sir Vince, fan of your channel for a long time, plus a long time subscriber. Shoutout to Retro Hype. Ayan. And I have a question po. I am considering going to the US as a J1 intern for 1 year po yung program, which is for fresh graduates, hotel management yung course ko ngayon. Graduating next year hopefully. Ha ha ha. Is there a possibility po na ang employer ko na ma-convert yung J1 internship ko to working visa if I'm still in the US soon? Depends if my employer likes my performance during the end of my internship. Sana masagot mo sa next vid mo po, Sir Vince. Gusto ko yung blue passport, ha, powerful kasi alam mo yan, di ba? Ganun talaga yun. So, ang tanong niya, tanong na ba ito noong una pa lang? Is there a possibility po na ang employer ko na ma-convert yung J1 internship to working visa? Yes, possible yun kasi meron ako mga kilala na from J1, after ng J1, hindi ba convert, fine, kung yun na yung term. After ng J1, ipaprocess siya for working visa. Although lottery yung H1B visa, yun yung working visa, di ba? Lottery yun, pero kung hindi ka man mabunot, may chance pa naman siya na pwede mong ipaprocess ulit hanggang sa mabunot ka. Parang may bilang yata yun. Kasi meron akong kilala, karamihan naman nabubunot. So, naka H1B visa na sila ngayon. And meron din namang hindi nabunot. So, you have to exit US kapag syempre kasi hindi ka na pwede. So, babalik ka na ng Pilipinas. Kung pwede mo yata ipaprocess while waiting ka lang na sa Pilipinas ka. And then, kapag may issue na yung H1B visa mo, pwede ka na bumalik. So, yun yata yun. Okay, so to answer your question, yeah, there's a possibility. Congrats, in advance, claim it. RTTM, la, bakit portrait? Bakit ba? The joke. Hindi ko alam kasi itong vlogging camera ko na bago, itong DJI, bago ko ba siya? Hindi siya bago pa. DJI Osmo Pocket 3. Mas gusto ko kasi yung interface niya na nakatayo lang na ganyan. Pwede rin namang yung horizontal. Let me know, RTTM, kung ayaw mo ng portrait. Sabi mo ko, kasi tinitake ko yung mga feedback ng mga tao. Seriously. Yun, ganun, di ba? Michelle, see ya. Good to see you back, Kuya Vince, for the abangers here ng mga vlogs mo. Uy, salamat naman, Michelle. Thank you sa notice po. Ano ka ba? Oo naman, syempre. Question lang po, is it safe po ba to stay sa mga bandang West 21st Street, Chicago? Wala po kasi akong idea. Medyo natatakot lang, Mi, kasi iba ang USA sa Pinas, actually. Oo talaga. Dito sa BGC, kahit gabi, safe pa rin maglakad mag-isa. Oo nga, no? Honestly, ako kapag kunyari gabi, tapos sa Chicago, eto, walang halong etos to, ha. I don't feel safe.
talaga maglakad, syempre, mag-isa. Kaya parang dito hindi mo usok sa naglalakad lalo sa gabi. Mag-isa. Parang lahat dito naka-kotse. Anyway, so yun. Ay, well, kapag sa Chicago kasi maraming bus or maraming public transport. Dito sa suburb, walang mga ganun. So weird yun ang mga hating gabi. Hindi mga hating gabi. Kapag late na ng gabi may naglalakad. Medyo kakaiba yun. So yun. Sa Pilipinas, di ba? Ano, kahit gabi may nagiinuman pa dyan sa kanto. Normal lang yun. Dito hindi normal yun, guys. At wala namang ganun. Thank you so much in advance sa sagot mo, Kuya Vince. God bless you po, more power! Okay, Michelle Sia, tignan natin. 21st Street, Chicago. West. Tama, di ba? West, 21st Street. Ayoko na magsalita. Hindi, sige, sasabihin ko sa'yo. Kasi nung tinitignan ko sa mapa, okay, hindi, sige, papakita ko na. So, ayan, di ba? Hindi ko alam kung nakikita nyo. So, western, itong may pin. Yan yung West 21st Street na sinasabi ni Michelle. Tapos naalala ko, one time lang talaga, meron nag-metra ko yung parang MRT, hindi siya MRT, para siyang PNR, wow, social. PNR pero social, kasi nasa US. Yung train dito, bumaba ako one time sa Western Avenue kasi that day, that night, meron akong event na kailangan puntahan na parang yun yung closest na kailangan kong babaan. Tapos nung bumaba ako doon sa Western Avenue, which happens to be malapit doon sa West 21st Street na sinasabi ni... Pagbaba ko, eto, totoo to ha, pagbaba ko, sabi ko, hala, parang kakaiba. Kasi merong isang lalaki na lalakad, tapos may dala siyang... Hindi normal yun. May dala siyang... Chilyo, ma'am, sir. Tapos yung isa, meron pa ako isang nakasalubong na parang wala siya sa sarili, parang high na high siya. He's gone with the wind, literal. Parang... Hindi ko alam. Tapos yung itsura ko, hindi man ako, basta, itsura ko hindi parang bilong doon. Sa, bas, yun. Sa lugar na yun. Tapos, natakot ako honestly. Tapos, naglakad ako kasi I was waiting for my Uber. Hindi daw ako mag-Uber eh. After ko bumaba ng train na yun, magbabasa na ako kasi malapit na yun. Pero nung, ang tagal pa nung bus, kasi makikita mo sa mapa eh. Tapos, sabi ko, hindi pwede. Kailangan mag... Tapos sabi ko, kailan maghanap ako ng isang restaurant or yun, alam mo yun, yung public place na parang may... Nasa public place na feeling ko safe. Wala. Walang restaurant. Ang dilim. Merong isang karinderya dun na parang... Na-weirdoan pa sa akin yung may-ari. Sabi niya, can I help you? Sabi ko, I was just waiting for my Uber. I don't feel safe, honestly. Ganyan, sabi ko. And ito lang yung place na may ilaw. Ganyan, sabi niya, sige dito. Where do you live? Tapos kwentuhan na kami. Sabi niya, kwento ko na, ganyan. Sabi niya, alam ko yun. Anyway, to make the long story short, itong West 21st Street, I think kasi ano, ayan, no? Tapos itong malapit sa ospital na Mount Sinai, ano siya, parang notorious talaga. Basta, West Side Chicago kasi to guys, medyo delikado dito. So yun, Michelle, see you to answer your question. Hindi kita tinatakot, pero kung merong chance na kung pupunta ka dito, kung doon ka mag-work, fine. Pero huwag ka doon magre-rent na apartment. Mag-rent ka ng medyo malayo. Tanungin mo ako, sige, talagang magsasabihin ko sa'yo kung ano yung alam ko, kung saan yung safe. Tutulungan kita kasi yan din yung concern ng lahat dito. Siyempre, lalo sa mga kababayan natin na wala pang alam dito. And ako, feeling ko na mag-credible na ako para magsabi kung ano yung safe at hindi safe kasi marami na ako napuntahan dito. So, para hindi ka mapahamak. Message mo ko sa Instagram or message ka dito para sasagutin natin sa next video ulit. At haba sinabi ko guys, sorry naman. Pero para, ano, seryoso kasi yun. Jandel Di Mayuga, all goods naman if portrait. Portrait Kuya Vince, mas maximize yung space kapag question and answer portion na. Kahit mukhang YouTube shorts. Oo nga, no? Totoo ba, Jandel Di Mayuga? Okay, sabi niya all goods if portrait. Okay lang daw. Okay lang ba guys? Kung hindi, any violent reaction? Comment down below. At least meron nag-agree na okay yung portrait, di ba? Thank you, John Dale. Ernesto Pogi, kala ko short reels lang. Oo nga, no? Full video pala to, Happy Autumn Idol. Ernesto Pogi, ano, okay lang din ba sa'yo yung ganyan? Kasi ako hindi ko alam kung okay ang portrait vlog. Mas konti ba yung view kapag naglalakad? I don't know. Yun yung concern ko din eh, na kapag landscape, mas maraming makikita, di ba? Kasi... Pag ganun, kapag ganito, medyo limited yung view. Yun yung concern ko din. So yun, let me know. Marden, good to see you back, buddy. Hello! thank you. Jensen Cano, hi Kuya Vince. Dito na kami sa US eh. Almost 2 weeks na rin kami dito. Oy, welcome to the US of A. Jensen Cano. So yun, diba? Nandito ka na dati.
Nasa Pilipinas ka pa lang. Dreams do come true, bra. That's it for today, guys. Thank you so much for watching. Kung tinapos mo tong video without skipping the ads, thank you so much. Kung in-skip mo, okay lang din. At least tinapos mo, di ba? Dapat natatapos. Huy! Hindi ba yun? Ano ba, guys? Gabi na kasi. Kung meron kang tanong, anything about Buhay Amerika or kahit ano na gusto mong sagutin natin sa next vlog, comment down below. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung bell icon. And don't forget to like and share na rin this video. At ano pa ba? Magkita-kita tayo on the next vlog. Peace!